Nangangamba ang isang grupo sa posibleng epekto sa kalikasan ng pag-alis ng DENR sa ban laban sa open pit mining. Siniguro naman ang ahensya na may inilatag silang mga patakaran para hindi ito maabuso. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. 4 na taon mula nang ipatupad sa bansa ang ban sa open pit mining, binabawi na ito ngayon ng DENR. Sa ilalim ng pinirmahang administrative order ni Environment Secretary Roy Simatu, papayagan na ulit ang open pit mining ng copper, gold, silver at complex ores. Inilabas ang utos na ito ilang buwan matapos alisin din ni Pangulong Duterte noong Abril ang total ban naman sa mga bagong mining projects sa bansa. Ang open pit mining ay paraan ng pagmimina kung saan imbes na gumawa ng mga tunnel sa gilid ng bundok, direkta na lang hinahinuhukay ng mga minero ang ibabaw ng lupa para makuha ang mga mineral. Ayon naman sa DENR, tagap daw sa buong mundo ang ganitong uri ng pagmimina. May mga teknolohiya na rin daw kasi para pigilan ang negatibong epekto nito lalo na sa kalikasan. Pero kalakip ng bagong utos ay ang inilatag na kriteriya ng DENR para matiyak na hindi raw nito maaapekto ang kalusugan ng mga residente at hindi makokontamina ang tubig at lupa malapit sa mining site. May mga quarterly at annual monitoring din daw na gagawin. May binuuring oversight committee para bantayan ang mining operation sa bansa. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nasa 4 na malalaking mining project ang unang makikinabang sa bagong kautusan. Ikinatuwa rin ito ng Chamber of Mines of the Philippines, lalo't malaking tulong daw ito sa pagbango ng ekonomiya. Anila makakakuha ito ng mga bagong investments at trabaho. Bagay na sa ayunan ng DENR. We need, really, because of the pandemic, the government needs money. We need funding for our campaign against the pandemic and other activities of the government. May malaki tayong income na nakukuha sa ating ekonomiya. Yun nga lang, kinontra naman ito ng grupong Adyan sa Tigil Mina. Dahil babala nila, posible lang itong magpalala sa epekto ng climate change na magdadala ng super typhoons gaya ng bagyong Yolanda at Odette. Hindi nakikita ng DENR yung ugnayan doon sa pagmimina, deforestation at climate change. Yung mga mining affected communities, dahil wala nang gubat, kinalbon na eh, kinabkab na yung bundok, pinutol na yung kagubatan, mas prone sila sa landslide, flooding at erosion. Di kami naniniwala that open pit mining has a place in an archipelagic country na tulad natin. Pagtitiyak naman ng DENR, hindi sila nagpapabaya. Yung lifting man ay in accordance with law at saka ito ay properly secured yan ang environment natin. Very strict. Kailangan they will have to comply or else they will lose their permit. Automatic yan. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5.